Ya, mungkin aktivitas istirahat lah sebenarnya lalu mengenai itu. Nah, tidak baru kok di tengah yang bagian yang lalu itu yang banyak. Nah, sedang bisa hati ya, sok kok kue nyata bisa mengalahkan orang. Nah, itu kayaknya ini sesama-sama sa araw ng Diyos. Nah, kemudian happy Lord's Day na. Nah, manalangin ko tayo. Manalangin ko natin ang devotion natin kumari. Nah, maraming salamat ama sa kanilang. Kumalang ito sa biyaya, Panginoon, na binigyan mo kanyang lakas para makarating, Panginoon, na sa kanyang bahay, Panginoon, at sama-sama sa may ka, at ipakalain, Panginoon, ang pangalan. Nang patuloy po namin, Panginoon, na sinapanalangin, Panginoon, ang buong maglapon na magawain, Panginoon, na CRBC, Panginoon, ganyan yung Panginoon, ang ibang simbahan. Panginoon, tulong mo po ako sa libong mo na ito, na kasihan mo po ako, Panginoon, tagong po ako sa alipuran ng iyong post, Panginoon, na may deliver po, Panginoon, ang mensahe, Panginoon, na at ang malinaw, Panginoon, na pagkakalan ng buong testo, Panginoon, ng ibabahal ito, Panginoon, yung mga sa libong simbahan, Panginoon, na maraming salamat po, sa ilang mo po, Panginoon, na ako eh. Amen. Dahil ito, devotional ng mga lalari, ang Diyos na mapagpatawad at magbuti mo mga lalari. At nakikita po natin yung text po natin sa Numbers 40:23. But, alam po, i-exigit ko lang po yung buong chapter. Subo ako po i-exigit yung buong chapter 40. Nung tamahan niyo po ako lang. Ang Numbers po ay kaapat na libro na sinulat ni Moses. Ito ay nisulat, makakanasan, na mga Israelite sa wilderness o sa Paral. Pagkatapos nilang lumaya sa pagkakami sa Egypto at apat na kung taon nilang sa apat na kung apat na kung taon nilang lalakbay patungo sa lupang pangako. Ito yung sa Pakistan na sa English. Siguro po, karamihan sa akin ay pamilyar na sa mga kwento at karanasan ng mga Israelites. Matapos sila ay lumaya sa pagkakami sa Egypto. Ang katigasan ng kanyang ulo at ang gawang hindi nakalulugod sa Diyos. At kung bakit po ang title po ay ang Diyos na mapagpatawad, mabuti tagahabol, ay may pakiwanan po sa mga kusunod na. May dito po natin sa verse, chapter 14, verse 1 to 12, ang mga tao ay nagkakagulo, no? Sa verse 1, dito po, basta ko, kaya, kung buong kapulungan, ay sumido ako ng malakas, taong bayan, namiyak mo ng ganyang viewer. At hanggang sa trito. At nagreklamo ang lahat ng mga anak ni Israel laban kina Moses at Aaron. Sinabi sa kanila, ng buong sakay niya, namatay na sana tayo sa lupain ng Egypto o kaya namatay na sana tayo sa ilang na ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupain ito upang tayo magsasakap? Upang tayo magsasakap sa taba ng ating mga asawa at ng ating mga anak ay magiging biktima. Hindi ba mas mabuti para sa atin na tayo umalis sa Egypto? Bago po tayo sa bago kong may paliwanag kung itong gospel, balik ko muna sa chapter 30. Kung bakit ko sila nagkaabulo dahil ito po yung may pinadala ko silang spiya sa kalapit na bayan nila para mag-spiya doon sa lugar na yun. No? Para yung sa lupang pangako na sinasabi ng Panginoon na ano nila, na pag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 
Kingsphere po kasi, nung dumating sa kanila, nung umalis sa kanila, hindi po yung ano, hindi po yung sinabi na, yung nakikipun po kanil, ako na nakita nila, yung hindi nila sinabi yun, bagos ano, bagos yung sinabi ng siya na to, yung hindi katotohanan, na kaya nagkaagro sila, ito yung sinabi ng siya sa, at bak, ito ba, bakit? Ito ang sinabi nila, bakit nila tayo ng Panginoon, sila pa rin ito, para tayo ay mamatay sa tama. Bakit sila nag-grumble ay mali yung sinabi ng Sphia, yung binibig sa kanila na information, no? Nakikita ko natin ito sa chapter... So, basta... Basta...
chapter. Ito po, nagkaroon ng dagdag at bawas sa pinagitan ng siya. So, may kanila nakita at nagdulot ng pagkaakulos at pag-isa sa taong mayan. Ito po yung nasa 23. At nagreklamo lahat ng mga anak ni Israel laban kay Moses sa Aaron. Sinabi sa kanila ng buong sabihan, namatay sana tayo sa lupainan ng Egypto o kaya namatay sana tayo sa ilang ito. Bakit kaya tayo dinala ng Panginoon sa lupa nito upang tayo magsak sa daba sa nating mga asawa at mga anak ay magiging biktima? Hindi ba mas mabuti para sa ating tayo umalis sa Israel? Kaya po kaya sila nag-aabulog sa chapter 1 Goodwill. Patuloy po tayo sa verse 13 to 19 daw. May kita po natin ang pagpagitna ni Moises sa Panginoon dahil sa galit ng Panginoon sa mga tao. Ito po yung binanggit sa chapter 12, no? Basahin po yung chapter 12. Ay, chapter sa verse 1 pala, verse 12 pa. Ito po yung sinabi. Mahampasin po sila ng talo at tatanggalan po sila para mas malaki at mas malibay kaysa kanila. Ito yung paparusahan na saan sila ng Panginoon na papatayin na saan sila kasi dahil masyadong sila nareklamo. Sobrang nagalit na yung Panginoon dito. No? At nakikita rin natin sa verse 15 to 15-16. Basahin po, Tagalog. Kung papatayin mo, ito yung sinabi ni Moses sa Panginoon kung bakit siya pumangit na sa galit ng Panginoon sa mga tao. Kung papatayin mo ang bahay na ito na parang sa tao, magsasalita nga ang mga bansang harinin ng iyong katanday, karinagan at kanilang sasabihin. Sapagkat hindi kaya dalhin ng Panginoon ang bayan ito sa lupain na kanilang pinangako. Sa lupain na kanilang pinangako. Ibibigay sa kanila. Ang pinangako ibibigay sa kanila kaya kanyang pinaslang sila sa ilang. Sa mga kapatid, no, kung bakit sa parang ito yung kung parang baga masasayang lang yung pagpapakilala ng Panginoon sa mga yung pagkakilala ng mga bansa na nabalita nila sa pagliligtas ng Panginoon sa Israel. Mas kumbaga na tayo na kahit magit na si Moses na sa madali sa ita, hindi nilayan ni Moses na masayang yung ano na yun, yung napangyayari na hindi masayang yung pagliligtas ng Panginoon na nabalitaan ng mga ibang ano. Yung ibang lahi, yung pagliligtas ng Panginoon sa Egypto. Patuloy po tayo sa verse 20 to 38, no? Dito po, nabase ang title ng devotion natin ngayong umaga. Kung bakit ang ating Diyos, yung siyang Diyos, na mapagpatawad. Ito yung sa verse 20. Ay, nangyay. Sa verse 20, basahin ko yung sa verse 20. At sinabi ng Panginoon, ako'y nagpatawad ayon sa akin, ayon sa iyong salita. Mali, dinig niya yung pagsusumako ni Moises na huwag patayin yung buong Israel dahil yun nga, dahil na masasayang lang yung bago sila yung pinarutaan na lamang pinatulan ng Panginoon. May kita ka rin sa verse 26-35, basahin ko. At nagsalita ang Panginoon, kinamoy sa Aaron, na sinabi, hanggang kailan magre-reklamo laban sa akin ang mga masamang kapulungan ito? Aking narinig ang mga reklamo ng mga anak ni Israel na kanilang sinabi laban sa akin. Sabi mo sa kanila, ako'y buhay na, ako'y buhay, sabi ng Panginoon. Kung ano ang sinabi niyo sa aking panghilig, ay gayon din ang aking gayon din ang gagawin ko sa inyo. Ang inyong mga bangkay ay mabubuhay sa ilang nito at ang lahat na nabilang sa inyo ay sa inyong pagbuwang bilang mula sa dalawang taon mula ang kataas na nagre-reklamo lalo sa akin ay hindi papasok sa lupain aking pinangako na patikirahan po sa inyo, maliban kay Caleb na anak ni Jephunneh at kay Joshua na anak nila.
3431. Ngunit ang inyong mga bala ay inyong sinabing magiging mga biktima, kaya aking papapasukin at kanilang makikilala ang lupain na inyong pinakwil. Ngunit tungkol sa inyo, ang inyong mga bangkay ay umukwal sa ilang na ito, 23, at ang inyong mga anak ay magiging palawi sa ilang na 40 taon at magdurusa tayo sa kawalan ninyo ng pananampalataya hanggang sa tuli sa inyong mga bangkay yung mga ay umandusay sa iya. 34, ayon sa bilang ng mga araw na inyong lihim na ipinagsiyasat sa lupain sa mga tuwid ay harapang araw na bawat sa bawat araw ay isang taon inyong pananagutan ng inyong mga kasamahan ng 40 taon at inyong may kilala ang aking sama ng loob. Ako ang Panginoon na magsasalita tunay na ito ay aking gagawin sa buong masama kapulungang ito na nagbibigyan laban sa aking sa ilang ito. Sila ay magwawakas at dito sila ang mamatay. Ito na yung judgment ng Panginoon ng bis na patay na sila, bigyan sila ng plan ng Panginoon na ito yung ginawa lang, hindi na lang pinarana sa mga Egypto, sa mga yung mga nakalaya sa Egypto twice, sa kanila to yung karusan na to yung judgment sa akin. Na yung sa mga marinakong Israel ay sila yung makakaranas sa lupang pangako. Habi yung mga makakaranas niya, ito yung sila Joshua at ako si Caleb, yung generation na nila. Dito, may kita rin natin pinagkaloob sa kanila ng Panginoon ang kanilang giling sa verse 2 na kung namatay na lang saan sila sa ilang. Ito yung na kinanalisa na sinabi na sa Panginoon na ito na yung ano nila, pinakapagusan nila. Namamatay sila sa ilang at hindi nila mararanasan yung lupang pangako na pinakako sa kanila ng Panginoon. Sa pagpapatuloy po yung verse 34, 39 to 45. Basahin ko po, bali itong may kwento po na ito at sinabi ni Moises ang mga salitang ito at sa lahat ng mga anak ng Israel. At ang last verse na po, last na po ito ha, patapos na po ito. Kulitin ko, 39. At sinabi ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ng Israel at ang bayan ay lubang nanangis. 40, kaya umagahan, sila ay maagang bumangon at umakyat sa tagtok ng bundok na sinabi, tayo pa kami at kami ay aakyat sa lakong ipinangako ng Panginoon sapagkat kami ay nagkasala. Ngunit sinabi ni Moises, bakit sinuway ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Yan ay hindi magtatagumpay. Ngunit huwag kayong umaman baka kayo masaktan sa harap ng mga kaaway sapagkat ang Panginoon ay hindi ninyo sapagkat naroon ang mga amalikita at ang mga kananayos na harap ninyo at kayo babagsak sa tapak sapagkat kayo ay lumalikod sa pagsunod sa Panginoon. Kaya ang Panginoon ay hindi makasunod. Ang Panginoon ay hindi ninyo makasunod. Kaya ay nag-umilit, makyat sa talagtok ng mundo. Kaya man, ang kabalan ng ipan ng Panginoon at si Moses ay hindi lumabas sa kampo. Diba? Nang pagkatayo sa makal kita na tangan na iyo, naninira sa bundok na iyo, hindi buwa sa buwa at hindi sila kinagawa sa hanggang sa mga may kita pa natin dito yung kulit na talaga ng mga Israelita yung pagsuway nila sa yung hindi pagsunod sa Panginoon, no? Yung patigasan na kanilang ulo, ito yung sa ito yung pinayala dito, no? Ano ba ang implikasyon ng chapter 14 na ito sa ating mga buhay o bilang mga mananalo ng palataya? Ang paglalakad sa bayan ng Israel, nang walang pananampalataya, pagdimagsik at bulag sa panandaan ng Diyos. Sa kabila ng pagpamalas ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, pinanatiling rebelde, mariklamo ang kanyang
Ipinalaya ang rayo. Hindi naman na nakataya. Pinakita natin ang kanyang kahangahangang tumapatubay sa tumihisip nila sa kanyang mga anak upang matutunan nila ang kanyang lubusang pagtitiwala sa kanya at maging handa sa araw-araw ng buhay at kanyang muling pagawin. Bilang mananampalataya, tayo iniligtas na ng Diyos, tayo pinalaya sa ating mga kasalanan. Hindi pa magtatapos, no? Nagkakaroon na, no? Na ang pagpapalaya ng Diyos na bilang makasalanan ay hindi garantiya sa mga mananampalataya na kaya niya ng mag-isa. Ito ang isang huling pagpapasalanan ng ating mananampalataya na patuloy na mamuli ng may tao at mataas na pang mataas na pananampalataya sa Panginoon. Pagkatapos. Kung nga, maraming pong salamat na muli kinalala mo sa aming Panginoon. Sabi sa ito yung karakuan yung mga kailasan ng mga Israel, Panginoon. Pagpapalala sa aming Panginoon na yung panahon nila ay kinalalas mo na Panginoon yung pangyarihan mo. Kung nga, kinalaya mo na kami sa aming mga sinal, na aming mga kasalanan at Panginoon na nandito po kami at ngayon dinaranas namin, Panginoon, na yung biyaya, Panginoon, na ang pag-isip pa lang ng Panginoon sa umaga at ang pag-inisip ng Panginoon sa aming araw, sa aming pang-araw-araw, Panginoon, hindi, Panginoon, na nawawala. Ama, hindi gaya sa reingita, Panginoon, na namulat na kami, Panginoon, sa bulog ng mundo ito, Panginoon, na mga patuloy po kami na gabayan, pangalagaan, na ito sa pangamawan. Pero hindi po, Panginoon, pinapatuloy po namin pinapanalangin ng mga susunod, Panginoon, na buhay, Panginoon, na sibahan. At patuloy po, Panginoon, na maging kasayahan, Panginoon, ng bawat sa Panginoon, na miyembro, Panginoon, na sibahan. Pero hindi, Panginoon, sa mga hindi pa miyembro, na kapatid po, Panginoon, gabay po ang bawat isa. Ito po, Panginoon, kung siya bumabay, Panginoon, sa mga isa. Salamat. Panginoon, sa inyo. Ipinupuri ka namin sa inyong mataas na pangalan. Amen. Mag-ibig na kailangan.